So, hello mga kamashi. I know it's been a while since nung huli kaming gumawa ng video. And talaga naging busy lang kami sa pag-grow ng aming business. Tsaka tuloy-tuloy pa rin naman yung paggawa namin ng mushroom. And ngayon, syempre, we promised na gagawa pa kami ng mas maraming content na pwede makatulong sa inyo. And to start this video, sasagutin namin yung mga questions from our subscribers dun sa last video na ginawa. So, nandito kami ng tatay ko para sagutin ito. So, yun. Simulan na natin. So, nandito po kami ng aking tatay para sagutin yung mga tanong nyo nung nakaraan naming video. So, ito yung mga tanong na matagal nyo nang sinubmit. So, isa-isahin po namin ngayon. Galing po kay Miss Almero, saan po pwedeng bumili ng seeds? Saan ba ba pwedeng bumili? Pwede naman bumili sa amin. Hindi seeds ang tawag doon. Spawn ang tawag doon. Kasi ang mushroom is walang buto. Ang mushroom is amag siya. Kailangan yung amag, ipakakapitin mo siya doon sa sorghum para siya pag colonize na yung sorghum, siya yung itatanim mo mismo sa fruiting buds. Ayun, alam mo na Miss Almero. Ito kay galing kay Clara De Luca. What causes the fruiting buds not completely colonized? Bakit daw? Marami kasing function na hindi ma-colonize yung fruiting buds. Either na ma-acid yung inyong substrate or hindi mo masyadong maluto. Ibig sabihin, hindi pa namatay lahat ng mga bacteria dun sa fruiting bugs. Kailangan kasi lulutuin mo ang fruiting bugs ng 8 hours. Kailangan 90 to 100 degrees Celsius yung init niya para mamatay lahat yung ibig sabihin yung mga bacteria. At isa pa, yung acidity, kailangan pagka yung ma-acid yung iyong substrate, kailangan mo dagdagan siya ng apo. Sige, galing kay Ligodo Negosyo. New year, Lord. Paano daw mag-order ng fruiting bag? Ang pag-order kasi ng fruiting bags, minsan pwedeng pre-orders. Kasi ang paggawa kasi ng fruiting bags ay kailangan i-cook mo siya. Ipi-ferment po pa yung substrate ng 21 days. And then, pagka-ferment po ng 21 days, saka mo pa siya babalutin sa gagawin fruiting bugs. And then, pagkatapos lulutuin, after pagkatanim is 30 days bago pa siya ma-fully ramify. Anong sabi pa ni Maria Testa, magkano po ang isang fruiting bag? Tiga saan po kayo? Ang fruiting bag si nag-average siya ng 25 pesos, 30 pesos, conforme sa dami. Kasi pag madami, mas malaki yung discount niya. Pero kailangan ma-order mo sa alas 500 pesos. Taga saan daw kayo? Taga Candelaria, Quezon po. Magkano po puhunan need, sabi ni Nani? Ang puhunan kasi sa isang fruiting bags, kung ikaw mismo ang gagawa, kailangan mo siguro mga 12 to 13 pesos each. Yung ikaw yung lahat ng gagawa, ikaw yung magpo-collect ng mga kusot. Pero yung mga paggawa ng mga growing house, medyo malaki-laki. Si Miss Ira May Torres, Sir, paano po mag-training sa inyo? At ano po ang ibibilig po tubig, Sir? Sa pagre-training, pwede naman dito or baka po pwede makamapag-provide ng video about sa training. Doon naman sa pagdidilig, plain water lang naman talaga siya. Wala ka namang ihahalo. Either na gusto mong marami mga proseso na halimbawa in-script mo si fruiting bag, pwede mo siyang diligin na may yakol conforme kung ano yung pwedeng gawin. Newbie sir, sabi ni Elizabeth Gumapak. Sir, mas maganda ang fruiting bag na nakapatayo o ganyan nagawa sa inyo. Saan po location nyo?
Sa fruiting bags, pagka yung pagkatanim mo, kailangan din mo kasi nakahiga. O wala namang problema kung nakatayo o nakahiga siya. Basta yung paglalagyan mo ay hindi siya masyadong napapasok ng hangin na kasi masyadong madumi na kasi ang hangin niya, yung bacteria. Kailangan medyo kulong at medyo may init ng konti. Maganda rin kasi pagka pa-vertical, yung palikuran mo. Pwede naman siya. Pag isasabit mo siya, mas maganda talaga, nakahiga siya. So sa Kalam Benyo, magandang araw po. Interesado po ang ako na mag-alaga at mag-alaman ng mushroom. Kung mamanapatin niyo po, gusto ko po mag-seminar kung meron po kayong pagkakataon. Salamat po. Anytime naman po, pwede po kayong pumunta rito sa Candelaria, Quezon at aking kayo tuturuan ko kung paano mag-mushroom simula sa paggawa ng binhi hanggang sa makapagpapunan. So, sabi ni Wilbert Abundo, saan po pwede makabili ng fruiting bag at mga kusot? Yung kusot, saan ba? Kahit... Ang kusot kasi mabibili mo yan sa gawaan ng mga pinto, yung mga hamba. Yan. Halo-halo na kasi yung mga ginagamit na kahoy dyan. Pwede rin naman kayong gumamit ng sa coconut, yung dash ng coconut, kaya lang medyo dadamihan lang niyo yung apog kasi mataas ang acidity kasi ng coconut. Eh, tanong kung saan pinakamalapit yung lugar sa inyo. Pero kung gusto niyo dito sa amin, then contactin niyo lang kami. Then we can talk sa messenger o kaya sa mobile. So sabi dito, hello po, nakabili po akong fruiting bag. Dumating last Thursday, 5 p.m. 5 months ago pa ito. So, the following day po, moist po silang lahat. Ano pong gagawin ko? Pang third day nila today, October 3 date by last year, moist pa rin po. Normal naman kasi mag-moist kasi ang some fruiting bag. Huwag lang siyang, ibig sabihin, pag nag-moist siya at medyo makikita niyong pumapal na yung mycelium dun sa unahan, pwede nyo kasing i-script yun. Kasi pag makapal na kasi yung amag niya doon sa unahan, hindi makalabas yung pinheads. Kailangan i-script nyo yun, palalabasin nyo yung kusot. And then, kinabukasan pwede mong diligin. After ilang days, lalabas na yung pinheads. So, sabi Evelyn Rojas, after duration ng fruiting bag, anong gagawin sa old fruiting bag pa? Yung mga hindi na tapos na mamunga ng mga fruiting bags, pwede nyong gawing fertilizer yun, ihalo sa halaman. Pero huwag nyong pure lang na fruiting bags niya. Kailangan haluan nyo siya ng lupa. Kasi mainit kasi yung fruiting bag kasi mayroon siyang apog. Hindi siya maganda sa halaman kung hindi mo hahaluan ng lupa. So, pwede ba muna sa loob ng bahay? Sabi ni Evelyn Rojas ulit. Pwede naman ang fruiting bag sa loob lang ng bahay. Wala namang kaso doon. Basta pagka medyo mainit ang panahon, may dilig-diligin lang ng pakaunti-kaunti. Ayun. Sabi niya rin ulit, tanong niya, need bang gupitin yung takip? Pwede naman. Anytime pwede mo namang tanggalin yung si takip. Pero pagka siya ay fully ramify na siya. So, huling yung tanong, nagbibenta kayo ng fruiting bag? Opo, nagbibenta ko kami ng fruiting bag. Gusto ko pong makabili ng bini ng banana mushroom. Sana po matulungan niyo ako. May banana mushroom. Ang banana mushroom kasi hindi is banana mushroom, is yun yung tawag ay bulba. Wala ho kasi kami nung bulba kasi yun yung kabutin saging. Ang sa amin lang is oyster mushroom. Bilim Pilipi ulit. Salamat po. Sana madami pa ang video na upload. Ito ho, pangalawa na ho namin to. So, standby ho kayo sa mga susunod pang video. Ang sabi ni Sosilito, Ama, ang galing mo mag-explain. Sana gawa ka pa ng another video. Ito na ho uli ang video namin. So, gagawa pa ho kami ng marami para sa inyo. So, yun pa. Yun pa lang kung ano, question. So, kung gusto nyo pang magtanong regarding mushroom or anything related sa mushroom, comment lang kayo dito sa video na to and pwede namin to sagutin sa susunod na video. So salamat ulit sa suporta, pasensya na, ngayon lang uli kami after a year ng paggawa namin ng video, busy lang talaga nitong pandemic. So yun, mga kamashi, salamat. Thank you. Bye. Bye-bye.